Kawawa ka naman. Anong yari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan. Tapos nagasalo ka sa lahat ng problema. Bakit ka nga napili ni Rosalina Tarok na you are totally out of the picture? Imposible, hindi mo alam. Oh, gaganoon ka lang, tutunga nga ka lang. Bakit ako? Yes, Gerens? Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Tarok, hindi ako tatanggap ito. Kaya pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Anong nangyari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan. Tapos nagasalo ka sa lahat ng problema. Wala ka palang... Bakit po, Sir, Your Honor, na... Tanungin mo na kita. Bakit ikaw ang napili? Sige nga. Dahil po ni Rosalina Tarok. Bakit ka nga napili ni Rosalina Tarok na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na mayroon kang powers. Bakit ka ikaw napili ni the late Tarok, yung lola ni Atty.? Yun nga yung hindi ko alam. Bakit ako yung... Tanungin mo, hindi mo alam. Imposible, hindi mo alam. Gaganoon ka lang, tutunga nga ka lang. Bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka bakit ikaw pinili. Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung guan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ka ikaw ang pinili? Yung makapagsasabi lang po si Atty. Ranna, yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw ang napili? Yun nga, yung... Sa kabata-bata mo, sa'yo magkinig ka. Bata ka, wala kang alam, inosente ka. Whereas, nandyan yung mga... Kung sa atin pa sa... Kuan, maalam. Mga matatanda na maraming alam. Doctor of Education. Bakit ginawang Vice President lang? Ikaw, wala pinag-aralan, ginawang Presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa yung question, bakit ikaw ang pinili nung... na mayapang dating presidente. Pwede ko magbisaya. Sige, sige. Magbisaya ka. Sige. Muna yung pangutan lang nga. Okay, bago sa unsay kuan ni Rosalina nga nung gipili ko nga ako, usaraman ko kabata, 22 years old mo, 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 23 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman. Lahat na masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may IPM registration kami. Ano? May IPM registration kami, nagsulti-sulti na unta ko sa IPM registration nga ako, Mesiya, ako, Jesus. Yung tahod ng mga tao, yung respeto, gumikan sa pag ni Rosalina, ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nila Rosalina. Dahil sa dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili, dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. Yun yung yung naibawaan, Your Honor, nga si Rosalina nagkuan. Ngani, maglisod pa ko dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabataan noon. Tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dili, waya ako tawagan ng Haring Agila. Waya ako tawagan na, Your Honor. Oh, waya.
Ang tawag nila, Your Honor, is Senior Aguila. Ah, Senior Aguila. Sige, o, bakit ka tinawag na Senior Aguila? Kasi yung Senior Aguila is screen name na is as a music composer, nag-compose ako ng kanta. Composer ka, Senior Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng Kapihan na second coming of Santo Niño or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music? Kumakanta ka? Opo. Kumukompose. Ah, compose. Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida. Si Rosalinda po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo sa buong maghapong ito, 8 oras na halos, ito isang huling pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite, inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Laman kayo, Mr. Chair. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galanida kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, yung Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa Kaya nga, ako nga, hindi ba ko naniwala. Kung napapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa komiteng ito. Kasi kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Eh, ngayon po, kumukulog. Ano? Your Honor, gusto nga ni kumuhuman o iskwila. Kaya ako kung mag-iskwila. Anong grado mo? Ako, anong high school graduate ako, Your Honor. Ha? Second year high school ako, Your Honor. Second year high school? Oo po. High school. Gusto po nga ni kung magnapa ko yung mga pangandoy sa kinabuhi. Alam mo? Ang pangutan ng anong ipili kong presidente sa bayanihan. Kaya nga eh. With the way you speak, hindi ko maniwala na you can manage sa SBSI composed of more or less almost 5,000 people, tapos ikaw ang leader. Yes. Ito, Juan, anong tawag sa'yo? Haring Aguila? Senyor Aguila, makita mo yung ribulto na yan? Opo. Sino yan? Si Donalbino Tarok po yan. Si Donalbino Tarok, ang among gituuhan. Yan yung lolo ni Atty. Lolo ni Atty. Yung founder, ang among gituuhan sa Tibuok Socorro. Yung founder, we don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya. Ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahihirap. Mag-organize through bayanihan at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang kayo ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa Kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape, at pinipilit mo na mag-sex sila. Kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo, at meron mga report ng mga yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem.
Your Honor, sa tinood nga niya, Your Honor, huwag nagpailap kung nga santo ninyo. Dili, may mga itong Cebu maghalad sa santo ninyo dito, magsinulog may, mapilmig sinulog sa mga kabataan dito, o naaras kapihan ang santo ninyo. Ah, sige, hindi ka santo ninyo, pero yung magpapakasal sa mga bata ba, kinakasal po yung mga bata? Waya na una himuha, Your Honor, unsa may hong ika, sulti, unsa may hong kamang kaagan, 23 anyos pa ko, 22 anyos pa ko. Ya, unsa man po'y, ano naman ang dahilan itong mga bata na magsinungaling? Please enlighten us, bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor di edad yan, mas matanda ka. You are 20? Ano ka? 22 years old. 20? 22 years old. 22 years old. Opo. Ito mga bata, 12, 14, 16. Pinakamatanda siguro 18. Oh, pero walang 18 doon. 14 ng pro minor de edad yun. Bakit sila magsinungaling at magsabi? Alam mo ha, hindi po, babae yun. The last na pwede sabihin ng isang babae na bata na minor de edad na sila ay ginalaw yung kanilang pagkababae. At pinilit sila na makipag-sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Babayon, Pilipino tayo, mahihain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon, nagsabi, labag sa kalooban nila yon, umiiyak na nagsasalita yung bata dahil bata, tapos involving yung kanilang pagkababae na ginalaw, magsinungaling pa yun? Prangkahan tayo, Jerick. Yung Jerins. Yung ano, Your Honor, tanungin lang po natin yung dalawang bata na si Abi, pinapasa mo na, na naman doon sa dalawang bata na kwan mo eh. Yung nga, sabi nga ng DSWD, hindi pwedeng iharap yun dahil may mga kailangan tayong sundin na batas. So, I think Senator Risa, mayroon ka pang sabihin? Wala na po, Mr. Chair. Salamat. Thank you. And with that, sino pang gusto magsalita? Pakinggan natin. Habang andito tayo, hindi pa tayo nag-suspend. Meron pang gusto magsalita sa inyo? Kayo, mga dating pulis, may gusto kayo sabihin? Kung sabihin nyo, pinapunta kayo dito tapos hindi kayo pinagsalita. You have the floor. Gusto nyo magsalita? Ha? Ikaw? Meron kayo sabihin? Wala? So kung wala na, after almost 8 hours, 10 minutes before mag-8 hours, no? Ah, hindi pala. As 9:30 start eh. Alas 9, so 8 hours. Oh, 8 hours, mahigit na. After 8 hours, I would like to thank everyone for your patience.